Magandang umaga, hapon o gabi. Hindi na mahalaga kung anong oras ngayon. Ito ang tamang oras upang ikaw ay tumanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Nawa ay tumimo ang mga salitang ito sa iyong puso. Ito ang LCC Devotional Series. Magandang umaga, LCC. Tayo ngayon ay nasa ikatlong araw ng ating Dawn Watch. Ang aking teksto ay makikita sa Lucas Kapitulo 2, Versikulo 14, at ito ay aking babasahin. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Ang pag-uusapan nating salita sa umagang to ay ang salitang kapayapaan. Nakakatuwa dahil ang kapayapaan ay sadyang salitang napakailap, lalo na sa magulang ng mga bata. Naalala ko nung aking kabataan, ako ay sa unang pagkakataon bumili ng isang pares ng sapatos bilang regalo sa aking sarili. At ito ay aking itinabi. Sinukat ko lamang na ako ay papunta na sa simbahan noong simbang gabi. Nung ito ay aking isusuot, nalaman ko na ito ay parehong kaliwa. Nung gabing yon, sa lipna ako ay tuwang-tuwa, ako ay asar na asar. Ngunit ang Pasko ay pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo, ang prinsipe ng kapayapaan. Hindi nga ba ng unang Pasko ay regalo ng kapayapaan? Na ang mga anghel ay nagpakita sa mga pastol upang ipahayag ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Sila ay nagsipuri sa ating Panginoon, sila ay nagsiawit at nagsabing, Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang salitang kapayapaan ay hindi isang naisin o wish. Ito ay isang regalong handog. Ang mga anghel ay pinadala na may pangakong kapayapaan sa lahat. Ang Diyos ay nagsabing, Hindi ako naghahangad sa inyo ng kapayapaan. Ako ay nagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Ako ay gumagawa ng paraan upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa akin, kapayapaan sa ibang tao, at kapayapaan sa inyong sarili. Mga kapatid, kapayapaan ang regalong handog ng Diyos sa atin ngayong Pasko. Ang kapayapaan ito ay hindi nangangahulugan ng wala ng kaguluhan. Ngunit mas malalim ang kahulugan nito. Ang kapayapaan ng Diyos ay ang presensya ng kaayusan, presensya ng kalusugan, kagalingan ng ating kaluluwa, ng ating katawan at ng ating espiritu at ng anumang ating kaugnayan. Ang kapayapaan ng Diyos ay kapunuan, kaganapan, kaginhawaan at katahimikan. Mga kapatid, isipin ninyo. Kaayusan, kalusugan, kapunuan, kaganapan, kaginhawaan at katahimikan, ang mga ito ay handog sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo na siyang prinsipe ng kapayapaan. Ayon sa Colossians 3:15, Let the peace of Christ rule in your hearts. Ang Diyos mismo ay nagnanais at gustong magbigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin, ngunit nangailangan na bigyan natin siya ng puwang. Kailangan natin siyang papasukin, kailangan natin siyang hayaan, at kailangan natin siyang anyayahan upang ito'y maging sadyang ganap. Ang abot ng kanyang pagka-Diyos sa iyong puso ay nakasalalay sa iyo. At kadalasan, lalo na ngayong Kapaskuhan, ang kapayapaan ay isang pang-araw-araw na desisyon. Tanungin ko kayo, sino ang naghahari sa inyong puso ngayon? Malalaman mo to sa pamamagitan ng anumang kapayapaang mayroon ka. Hindi natin kailangang kontrolin ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Ngunit kaya nating kontrolin kung ano ang ating iisipin, kung ano ang maghahari at mananahan sa ating kaisipan. Ang Biblia ay nagsabi, kapayapaan ni Kristo ang prinsipe ng kapayapaan na ang kanyang kapayapaan ang kanyang kabuuan, ang kanyang katahimikan at ang laging laman ng ating kaisipan.
huwag nating isipin ang mga problema, ang mga kaguluhan at ang mga masakit na alala ng nakaraan. Ang sabi sa 2 Corinto 10:5, binibihag namin ang lahat ng kaisipan upang matutong sumunod kay Kristo. Mga kapatid, inyong anyayahan ang prinsipe ng kapayapaan na manahan sa inyong puso ngayon. Nawa ang pag-ibig ni Kristo ang siyang magdesisyon, maging basihan ng kapayapaan ni Kristo ang siyang maging huling salita sa ating isipan o sa anumang nararamdaman ng ating puso at nating kaisipan. Hayaan natin ang prinsipe ng kapayapaan ng maupo sa trono ng ating buhay at ang kanyang kapayapaan ng maging sandigan ng ating buhay. Mangyayari lamang kapayapaan ng Diyos ay manahan sa ating puso kung si Kristo ang siyang hari ng ating buhay. Mga kapatid, nagawa mo na ba yun? Tayo manalangin. Panginoong Jesus, ikaw ang prinsipe ng buhay. Ikaw ang tunay na kapayapaan. Inaanyayan kita na pumasok sa aking puso at ika'y manahan sa akin. Hayaan mo na ang iyong kapayapaan ang siyang maging basihan, sandigan ng aking desisyon, na ang iyong kapayapaan ang siyang maging ilaw sa mga pagkakataon na ako. Hayaan mo na ang iyong kapayapaan ang maging ilaw sa aking kadiliman. Ikaw na nga maghari sa aking buhay. Nawa ang aking kaisipan ay puno-puno ng iyong kapayapaan. Tinatanggap ko ang iyong kapayapaan at nawa ang kapayapaan na to ang siyang bumalot sa akin, hindi lang ngayong Kapaskuhan, bagkos sa lahat ng oras ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.